magandang magandang Thursday morning. Today is September 29, September 29, 2022. Magandang umaga, Philippines. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta na ho kayo, ha? Kamusta na ho ang ating mga kababayan? Yan po sa iba't ibang sulok ng ating kapuluan na hanggang ngayon meron pa rin naiiwang epekto ng bagyong si Carding. And mind you, gusto ko lang kamustahin, ano? I hope you keep safe, guys, yung mga kababayan nating Pilipino dyan po sa Florida na ngayon po'y binabayo ni Hurricane Ian. Binabayo po ni Hurricane Ian. Well, kaninang umaga, pagising ko, category 4. Ngayon, category 2 na lang, which is around 105 miles per hour. Miles ho yan, ha? Mahina, 105. Hindi ho, miles ho yan. Hindi ho, kilometer yan. It's miles, ha? So, talagang catastrophic ang tawag nila, eh. Catastrophic storm surge. Yun hong pagdaluyong ng tubig, umaabot ho sa ilang mga lugar ng 18 feet. 12 to 18 feet. Ha? Well, latest news ngayon is that it is moving deeper into Florida. So, nandun pa rin ho. Nandun pa rin ho, ha? At humigit kumulang ho sa 2 milyon ang walang mga kuryente sa ngayon. Mind you, napakarami hong Pinoy dyan sa Florida. Napakarami hong mga Pilipino rin. At sana po kayo po'y nasa ligtas na kalagayan. And we'll try to find out kung meron tayong makuhang leader ng Filipino community ron. Ito yung mga lugar ng Punta Gorda. Kumusta kaya si Kay? Jacksonville, di ba? Jacksonville, mal. Punta Gorda, sa Orlando, Bradenton, Pine Island, dyan po sa Fort Myers Beach. Napakalakas. Talagang since this morning, minomonitor ho namin ang anak ko. Itong Hurricane Ian, dyan po sa estado ng Florida. Anyway, moving forward dito sa Pilipinas, marami pa rin ho ang mga marami pa rin ho tayo mga issue dapat pag-usapan. Well, so far so good. Ngayong araw na ito, maganda ho ang panahon dito sa lungsod ng Maynila. Medyo sumisili po ang araw at ilang araw din ho tayong bit ngayon, no, ng mayat-mayang pag-ulan. Dahil nga ho dyan, napakarami yung mga lugar dito po sa Metro Manila at ilang bahagi ng mga kanugnog lalawigan ang hanggang ngayon ay lubog pa sa baha. And of course, maaasahan naman po natin, we are sure that the Department of Social Welfare and Development under the leadership of Secretary Erwin Tulfo will be at the helm. Hindi po magpapabayaan. Will be at the helm para po ayutahan at tulungan ang ating mga kababayan. Tignan natin kung makuha natin ang DSWD, malaman natin kung ano ho ang pinakahuli sa kanilang ginagawa dito po sa pagtulong sa ating mga kababayan. Dahil grabe ho yun. Yung ibang mga nakakapanayam natin, yung ibang mga naririnig natin sa mga balita, sa tinanda-tanda ho nila, ngayon na ho sila nakaranas ng ganung bagyo. Iba na ho ang mga bagyo ngayon. Iba na ho ang mga bagyo ngayon. At salamat. Salamat ho sa nakalungkot nga lang, tinamaan yung iba, Polillo, Baysia, Bulacan, di ba? Mukhang sampu na ho, more or less, ang naging biktima po ng bagyong si Carding. Dito po sa Metro Manila, we were expecting it at Sunday night. Pero fortunately, ito ho'y sa kadahilan ng binasag po ito ng Sierra Madre Mountain. Ito ho'y bagyong si Carding. Yun nga ho, napaganda. At talagang malaki ho ang naging tulong nitong Sierra Madre sa pagbasag po ng bagyong si Carding. Kung hindi ho, tatama ho ang ganong kalakas sa Metro Manila. Napakarami ho mga madidisgrasya rito. Napakarami ho talagang tatamaan. Pero ganun ho talaga, eh. Yan ho kalamidad. Yan ho ang produkto ng climate change. Ano, ha? Ibang klase ho ang mga bagyo ngayon. At ang mga bagyo ngayon, talagang pag sinabi mo, talagang bagyo. Well, I remember nung kami maliliit, ano ba yung mga bagyong malalakas? Dating Ruping, Yolanda, may bago na yan, eh. Yung mga luma nun, Dading, Ruping, yung Milenyo, di ba? Sa Metro Manila yung mata. Milenyo, hindi masyado nababalita yung Milenyo na yun. Dading, Ruping, ano pa yung mga bagyo nung araw na talagang wala, pinatali namin yung bintana namin. Anyway, sabi nga nila, alam niyo naman ho, ang Pilipino, dapa bangon ho yan, eh. So,
umasa ho tayo na sooner or later, eh, maganda na ho ang magiging sitwasyon ng ating mga kababayan. And good news also, mula po sa National Grid Corporation of the Philippines, marami na ho silang lugar na naibabalik ang mga kuryente. Naibabalik na ho ang mga kuryente through the courtesy of the National Grid Corporation, NGCP. Yeah. Oh, isa pa sa magandang balita, pinagmumulta ho ng MWSS ang Maynilad. Ang Maynilad. 9 million, I think, 9 million pesos dahil ho sa palagi ang kawalan ng tubig. Naku, Mr. Patrick P., yan ho ang tignan ninyo, hindi ko alam. Ang tanong dyan, pag pinagmulta nyo ang Maynila, naku po, saan kukunin ang Maynila dyan sa consumer? Parang patigasan lang ho na mukha, ano ha? Biro nyo, may mayawalan ng tubig? Dito sa Maynila, kung walang tubig, mahina pressure. Alam nyo, yung mga nagkikwento sa akin, meron ho kasi mga, lalo na ngayon, hindi naman kainitan, medyo malamig-lamig. Meron hong mga water heater na kapag mahina ang tubig mo, hindi ho gumagana yung heater. Di ba? Hindi gumagana yung heater. Kailangan talagang normal yung flow ng tubig para gumana yung heater. You know, bagay, it's a minor thing. It's a minor thing. Pero, I mean, ang problema ho, yung bayad ho, eh, pareho pa rin eh. Ha? Yung ang katanungan ko nun, di ba? Yung bang mga araw na walang tubig, eh, binabayaran din ba natin yun? Patigasan ho na mukha yan. Sino ba may may-ari ng Maynilad? Ha? Manny Pangilinan, di ba? Ah. Eh, hindi ko alam kung anong ginagawa ho ng Maynilad. Umikot ho kayo ng Maynila, around UST, Sampaloc area, Quiapo, Santa Cruz area. Naku po! Swerte! Pag wala kayong nakitang hukay ng Maynilad. Ang problema, hukay lang. Pero yung nagtatrabaho, walay. Wala. Wala eh. Kayo naman, hinukay na. Gusto nyo pang kumpunihin. Gusto nyo pang tabunan. Hindi na, hukay na. Ha? Hindi ko alam. Grabe, grabe ang ano. Kawawa nga ho yung public works eh. Kung magkami siya, nakikita ko, public works ang pumupulido. Awala yun. Hindi pa tayo yung simento. Babakbakay na ho ng Maynilad yun. Ha? Ano kayang ginagawa ng... Tanong ko nga, yung bang mga amo ng Maynilad nawawalan din ng tubig? Mr. T, pakituloy niyo ho yan. Pakiimbestigahan niyo ho yan. Anong racket yung ginagawa ho ng Maynilad? Bakit ho laging walang tubig? I have the right to complain because nagbabayad. Hindi ho libre tubig namin. May bayad. May bayad. Ha? Nakakalungkot ho yan. Alam naman siguro nila kung gano'ng ka-importante ang tubig. Mawalan ka na ng kuryente, wag lang tubig. Ang problema, pag wala kang tubig, hindi ka makakilos eh, di ba? Hindi ka makawala eh. Eh, Maynilad. Ano yan? Forever na ho yan? Ang lakas ho ng mga ulan. Ang mga dam, nagpapakawala na ho ng tubig. Ano ho katwira nila? I cannot. Hindi ko maarok. Ha? Umaapo ho ang mga dam. Pero ang tubig, dito lang naman sa Maynila. Sa Manila Water, wala naman ako naririnig na ganyang kalalaking complaint. Once in a while, nawawalan, hindi natin mayaalis yun. Normal yun, may kukumpunin, may tatamaan ng mga kontraktor ng tubo malaki. Gagawin, for a while, mawawalan. Pero dito ho, araw-araw. Pagdating ho ng ating gabi, wala ng tubig. Magkakaroon, alas 5, alas 4 ng madaling araw. Bakit ho, wala ho nagtatrabaho sa madaling araw? Ano ho yun? Kasama ho sa bayad yun? Hindi ba pa ganun ang tawag doon? Panlilin lang? Panluloko? Ang manluloko ay kapatid ng Pete. O, di ba? Eh, Maynilad. Ewan ko kung may balak pa ho kayong umayos. Mukhang wala na eh. Wala, di naman tayo napipitik ng gobyerno. Lakas ng memiari nito. Big time, oh. Big time. Hindi nyo kaya yan. Mr. Patrick T. Tingnan ho natin. Tingnan mo nga kung matatawagan natin ang WSS si Patrick T. Yes. Tingnan natin. Ako yung nanggigigil. Kawawa. Hindi ho, padadala namin ng mga tanker dyan. Hindi ho ganun kadali yun. Again and again, sinasabi ko. Hindi ho ganun kadali yung magpapadala kayo. Pwede bang inumin yun? Pwede bang inumin yun? Inumin nyo muna bago yung mga tao. Pwede bang inumin yun? Oh, eme ba? Will you sustain the water the whole day, the whole time na walang tindi eh? Hindi ba? Wala eh. Hindi ho eh. So, tingnan natin, itulak natin talaga. Ikayatin natin po ang MWSS na pagmultahin yan. Pero wala, puro multa eh. Kawawa ho eh, baka singilin ho sa consumer. Sigurado yun. Ha? Eh, teka muna, isa pang problema natin yung tayuan. Tayuan ho sa mga pampublikong sasakyan. Attorney Ariel Linton, magandang umaga ho, si Victor.
Sir Nick, magandang umaga po. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Unang tanong, di ba may pandemya pa? May COVID pa? Opo, meron pa po. Bakit tayo magdidikit-dikit sa bus? Nakatayo. Opo, yan nga po. Para po tayong, pero ang problema, ganyan na rin po nangyayari talaga. Actually? May, dahil sa kakulangan ng public transport, talagang isinusugal na lang po ng ating mga kababayan, lalo yung mga pasahero, yung health, no? Makasakay lamang. Hindi lang sa tayuan sa mga bus, pati sabitan sa mga jeep. Ganyan din po nangyayari. Eh ano ho ang plano nyo ngayon? Parang narinig ko sa inyo, well, sa bagay, tama yun. Dagdagan ang mga transportation, dagdagan ang mga bihikulong pampubliko. Tama po yun. Yun po ang solusyon. Yun po kasing yun sa kanina nga po, narinig ko po yun inyong sinabi na yun sa LTFRB memorandum, I don't know if it's a memorandum circular or an a directive na pinapayagan yung tayuan sa ilang mga sasakyan. Ang view po natin dyan, matagal na po talaga nakatayo yung mga tao. No? Correct. Ang parang sinabi lang, ito yung mga papayagan na tayuan. Yan. No? Yun, kung ang sasakyan po, ang configuration nito, like for instance, yung bus, yun talagang makakatayo ka. No? May mga bus na ganun ng configuration, less seats, no? More standing, pwede yun. Pero kapag yun na ang configuration po ng sasakyan, yung mga 50 plus, no? Yung upuan lang at meron lang daanan sa gitna, mahirapan po yun kasi meron po kasing memorandum circular po yun tinatawag maximum seating capacity only. Mm-hmm. At saka sinasabi nilang i-monitor ng I don't think so, Mr. Hinton. Mahirapan po yun. Mahirapan po yun. Opo, dahil una, kulang po sa personnel para mag-monitor. No? Yeah. Pangalawa, bibilangin mo pa matayo doon. Mahirapan po i-monitor yun. At kung ma-monitor man, Ginoong Hinton, kung ma-monitor man, pwede rin humaging dahilan ng corruption yan. Di ba? Totoo po yun. Opo, totoo po yun. Siguro ang ating pong pwedeng pahayag po sa LTFRB, ma-review po ulit yun kanilang inilabas pag-public hearing. At ika nga, the reality is, even without that memorandum circular, talagang tayuan na. No? Ang nakita po natin dito, nilimitahan nila yung tao na pwede tumayo, which is, mahihirapan po i-implement. Yeah. Parang mag-amina na tayo. Kasi nung nung hindi pa pinapayagan ng tayuan, siksikan na ho eh. Pinayagan mo ngayon, damor na magsisiksikan yan. Lalo pong ano yan. Yung dati po, ang parang silent rule na tinatawag is basta na nasasasampay yun pinto, parang ganoon. Kumbaga walang nakalabas na tao sa katawan, Hindi po yun talagang rule, ha? Yun yung nagiging silent rule ng mga na kapag ikaw ay konduktor o driver, hanggang doon, pinapayagan mo. Pero ngayon, dahil dyan, kinakailangan po talaga revisahin na ulit yan. Ano ba talaga? Sa amin po, it depends upon the configuration of the vehicle. That's correct. Kapag ang, pag ang vehicle po, like for instance, yung mga may tayuan talaga, no? Yan, opo, maaari po yan. Pero kapag ang configuration po, usual, mahirap po. Magkakaroon po tayo ng problema, lalo na ngayong pandemya. May pandemya pa na nakakatakot. Tumataas pa yung bilang, yung nakakatakot. So, on your part, Ginoong Hinton, ano ho ang plano ninyo? Dahil
Wala eh. Yung monitoring, manigas ho tayo. Mag-amin na ho tayo. Hindi tayo ni monitor yan. Di ba? Mahirapan po yan. Opo. Ano ho ang magiging... Kailangan mas marami po talaga masasakyan. Ang naging problema po dyan sa amin pong panayam sa mga operator dahil meron din naman kami mga kaugnayan na ginagawa, yun, qualified drivers, no, nahihirapan sila dahil nga maraming driver, iba na yun trabaho ngayon. Dahil noong panahon ng pandemya, walang biyahe, so nag-iba. Yeah. Pangalawa, natenga. Maraming natenga mga units. Even during the hearing dun sa fare increase, I asked the council of the bus operators, kapag ba pinayagan yung increase, do we see an increase of the number of units? Ang sabi ng abogado ay, opo, pero gradual. Yan, sinasabi gradual. Utay. Oo, kasi po, maraming units na natenga na kinakailangan at tama naman, tingnan ulit yung condition ng mga to. Ilabas ulit. So, ano ho ang plano nyo ngayon? Ano ho susunod yung hakbang ginawang Arielinton? Susulat po kami sa LTFRB na baka pwedeng pag-aralan ulit itong circular na to. And then, siguro kailangan pong, I think they mean good, no? Siguro nakita nila na ano. Pero, yun nga lang, it will be subjected to abuse and at the same time, it can be subjected by yung mga unscrupulous enforcer na maging money-making. Sigurado 'yon. Lalo na kung mga 10 oras ng gabi, umuulan, naku, manghuhuli yan, nasisipag manghuli niyan. O tayuan, pabababain mo 'yung mga tao? I don't think so. Ayun din nga, isa rin 'yon. Assuming na lumampas, anong gagawin? Pababain. Malabo 'yon. Oo, mahirapan po. Malabo 'yon. Sino ang magiging sino ang isa side for violation, edi yung conductor, yung driver, hindi naman pwede yung pasahero. Di ba? Kaya ang mga pasahero, dapat din, disiplina po tayo. Alam po natin ang hirap ng pagsakay, no? Lalo na pagka rush hour, yan. Kaya yung pag rush hour talaga, Rambol. Unahan. Yan yung dinidescribe po namin yan na zombie-like mentality. Na talagang pag may nakita sa sasakyan, sinasalubong. So, mahirap po talaga. Kaya sa amin, ang amin pong lagi sinasabi, more units on the road. Buti po yung MMDA, hindi na po sinali sa coding yung public transport. Tama po yun kasi babawasan mo pa yun. Kulang na nga eh. Kulang na, babawasan. Mabuti na lang po ang MMDA in-excerpt yun. Sige, anyway, mamonitor namin yan. Ginawa nga Arielinton at talagang wala, namimiss ko na kayo, kaya pinatawagan ko kayo. Apo, namimiss ko. Balikan nyo ako. Apo, salamat po. Thank you, sir. Thank you, sa Ginawa nga Arielinton. Siya ho ang pinuno ng lawyers for commuter safety. Kung nun hong hindi pinapayagan, siksikan na, nung bawal ang standing dahil may pandemya, wala ho, nalalabag ho eh. Come on, magtapatan tayo. Ngayon ho, katwiranan ka ng ilang mga pasahero. Hindi, pumayag na eh. Yung one person apart, bumalabso yun. Mag-aminan ho tayo. Hindi ho natin masisisi ang mga pasahero. Ang hirap ho sumakay. Lalo na kapag nag-uulan. Rush hour, nandiyan na ho yun. Pero yung pandemya eh. Yun ang, hindi ko alam. Pero sana ho pag-aralan. At maganda yung mungkahi ni Ginoong Inton. Kumaring, sa ganitong pagkakataon, yung mga medyo payagan muna for the meantime, yung mga uubra pa naman public transport, payagan muna for the meantime para madagdagan, ma-reinforce yung mga sakyan sa kalye. Talagang kulang mo eh. Sabi ko nga sa inyo, ulitin ko kapag ako'y nagmamaneho, sa Commonwealth, sa umuulan. Sabi ko sa inyo,
Nakakalungkot ho tingnan. Yung mga magulang na may bitbit na bata, umuulan, walang masakyan. Paano ka makikipaglabulan? Nanay ka, may dala kang maliit na bata. Kakalag ka rin mo. So, meaning, ang solution niyan, dagdagan ng mga pampublikong sasakyan. Di ba? Eh, yun na lang, eh, easier said than done. Madali yung sabihin yan. Pero syempre, makakailangan ho na malaking pondi. Makakailangan ho na malaki. Pero, di ba? Nakakaingit yung mga bansa na ano, no? Di ba? Di ba? Sa Amerika, may mga bus, 25 lang ang pamasahe. 25 cents. May ganun. Pero doon, ang mga bus, talagang ang ruta nila, isang mahaba lang. O, tapos, puwelta na yon. Sa ibang kali, ibang bus naman. Wala hong nag-meet halfway. Wala hong halos nagkikita ang mga bus. Yun ang pagkakaalam ko. Hindi ko alam sa ibang lugar. Anyway, sana ho, masolusyonan niya. At talagang, wala eh. Nag-umpisa ho ang la. Ang bilang ho ngayon ng mga tinatamaan po ng sakit eh. Hindi ho bumababa. Aminin natin, hindi ho bumababa. So, wala. Pag didikit-dikitin mo ang tao, nakakalungkot man isipin. Pero, chances are, para may bagong variant pa rin. Anyway, mag-iingat tayo. Tignan ho natin kung ano magiging produkto niyang pag-uusap namin ni Ginoong Inton. At balikan ho natin siya sa mga susunod na araw. Tignan natin ang development. Uy, magandang umaga ho. Kay LTFRB Chairman na Cheloy Garapil. Kaibigan ho natin yan. At syempre, ang kanyang husband na si Paring Eric. Paring Eric, mabuhay ka. Magaling yung Cheloy. Magaling yung Cheloy. Di ba? Ang dami nga niyang ginawang magaganda eh. Dito mga nakaraang araw. Pagbabalik na ilang mga ruta, mga pamapamatay. Magandang umaga po sa LTFRB. Chairman Cheloy Garapil. Big Lima, magbabalik ko alas 10:30 ng umag. Servisong lubos. Sa 8:02. Balik ko tayo. Oy, by the way, yung mga issue ng Pogo-Pogo. Alam niyo eh, may nagbalita ho sa atin na harapin din ho natin. Pero doon legal ha, yung legal ha, sinasabi ko yung legal ha. Marami ho natulungan mga Pilipino pala yan eh. Mga manggagawa, mga nagtatrabaho sa Pogo. So siguro, well, sabi naman ng pagdor, meron talagang mga legal. No? Siguro repasuhin lang yan. At yung talagang mga fly-by-night, yung mga house show, tapos eh, yung mga ilang nagtatrabaho doon ng mga banyaga ay na-involve sa hindi maganda. Siguro yun ang tingnan mabuti ng pagdor. And at the same time, ng Bureau of Immigration, pati na ng Department of Justice. Sabi nyo, yung Secretary Boying Remulla, maituturing po natin. Ganun ba? Binababang ka? Okay, MWSS. Tanungin mo kagad ang pangalan kung sino yung kausap mo, yes, para pag binabaang ka ng MWSS ng telepono, baka nahihilot na. Anyway, yung I was saying, si Secretary Boying Remulla, alam naman natin, ever since he was a congressman, talaga nagtatrabaho naman. Emmanuel, salamat. Tiga MWSS. Sino ba yun? Sabi ni Hiya, so Emmanuel, salamat daw. Ewan ko kung salamat ang apelido. Diba? Sir, binababaan ako ng tawag ang MWSS. Mga nagkakahilot na. Diba? Anyway, tingnan ho natin kung ano ho mangyayari sa issue na yan ng Pogo. Pero parang ang pinakahuling balita ay meron na ho mga ide-report, no? Ito ho siguro yung mga talagang napatunay naman na illegal. Wala ho tayong problema ron. Total naman, pwede namang maging illegal. But anyway, tingnan natin kung ano magiging development dyan. Yung mga namatay ho ngayon sa San Miguel Bulacan ay bibigyan ng parangal. Kagaya ho nung na-report ni Tina Nodasco, ang ating Patrol 11, dapat lang ho. Talagang yun ho, nag-wish ng kanilang buhay. At alam nyo, nakikita ko nga kanina sa CNN, yung mga first responder sa Florida. Well, anyway, ginagawa naman sa atin yan dito sa Pilipinas, in fairness, no? Yung paparating pa lang, yung hurricane, wala, nakaporma na ho sila lahat. Naka-ready na ho sila lahat.
Diba? Bagay, we already learned lesson sa mga nakaraang kalamidad na talagang pinipreposition na yung kasama pala Jacksonville. Diba? Pinipreposition na yung mga first responder natin, which is a good thing, ano? Pero talagang kung magkaminsan hindi mo may iwasan, who is expecting na itong limang ito sa San Miguel Bulacan na they were supposed to diba, magbigay ho ng assistance sa mga mamamayan na naapektuhan itong bagyong si Karting, nakasawi ang palad, sila po ang mga nadisgrasya at karapat-dapat lang po na bigyan parangal itong mga taong ito. Karapat-dapat lang po. Storm surge has been up to 12 feet in some areas, sabi ho ng gobernador ng Florida. So, tingnan ho natin at sana nga ho, patapit na ho ang Disyembre, pero mukhang may bagyo ulit, Luis ba yun? Pero wala, mukhang the place lang. At alam mo naman ang Pilipinas, 20 bagyo, taon-taon ang dumadapor yan kaya hindi ho may iwasan natin dyan. And I'm sure we've learned a lot of things sa mga nakaraang ganitong sitwasyon. At alam na ho ng mga kinaukulan, ng mga concerned government agencies, kung ano ang gagawin. Diba? But at the same time, hindi lang ho, sabi ko sa inyo, hindi lang ho basta-basta ang gobyerno lang ang dapat gumawa ng kanilang mga tungkulin. Unang-una ho dyan ang mga mamamayan. Diba? Unang-una ho dyan ang komunidad. Kapag alam na ninyo merong darating, paparating, medyo maging ano na ho tayo. Maging ready na ho tayo. Diba? Maging ready na ho tayo. Para hanggat maaari, maiwasan po yung disgrasya. Yun nga kung tinatarget na zero casualty na sana ho maipatupad. Mangyari. Wala na. Wala. Labas na pala ng par yung bagyong Luis. Nakakalungkot dito yung damage sa agrikultura. 1 something billion sa infrastructure. 135 something. Napakalaki yung gastos di ba? Kaya lang ho, ito yung mga pagkakataon na talagang wala. Nobody can stop that. Wala ho makakapigil yan. Kapag ginusto ho ng Mother Nature na ganyan, di ba? Dito ho naman sa issue ng pandemya, bagamat actually ayoko na rin pag-usapan ito, pero again, yung warning natin sa mga kababayan natin na mag-ingat, magpatupad ng health protocol, pinaka-importante ho yan. Now that we see na wala, mukhang ano na mukhang talagang normal na may mga kumpanya ho nagpapatupad na ng physical na trabaho. Ibig sabihin, yung lalabas ka na. Yung mga trabahong kailangan ikaw ay nasa field. Diba? Talagang ano, hindi naman natin masisisi, no? Dahil kailangan ho natin bumalik sa normal. At wala na Dapan-dapa na ho yung ano natin Dapan-dapa na ho yung ating ekonomiya. So, kailangan po yan. Dollar is at 59 something. Kahapon, yung balita namin baka umabot ng 62, 63. Patay tayo dyan. Ay, nako. Anyway, alamin ho natin ang mga reports. Ronda Provincia, winner! Ronda Provincia! Ronald Idol Domingo, mula po sa Ilocos Norte. Idol, ano balita yan? Apo! Magandang umaga. Inaasahang gagawin ang turismo na gulugod ng ekonomiya dito sa Ilocos Norte. Ito ang itiniwanag ni Dr. Medel Gawat, chairman ng Committee on Tourism ng Sangguniang Panlawigan, na sa ngayon ay kabilang na ang lalawigan sa mga lugar na gustong-gusto ng mga turista na puntahan. Dahil dito, sinabi niya, sa pamagitan ng mahigpit na pagtutulungan ng executive na pinamumunuan ni Governor Macho Marcos Manotok at ang legislative na pinamumunuan din ni Vice Gobernador Cecilia Araneta Marcos, ay lalo pang pagagandahin ang lalawigan at madadagdagan ang mga lugar na maaaring ialok na puntahan ng mga turista. Iniyayin niya na kung makakamit ang nais na ito ng gobernador ay maasahan
na sa darating na panahon ay ang turismo ang isa sa mga makapagbibigay ng trabaho sa mga kababayan. Sa ugnay nito, inikayat niya ang mga interesadong magpatayo ng kanilang negosyo na pupunta dito sa lalawigan. Dinagdag niya na kung mangyayari ito ay mas marami pa ang maaaring pasukang trabaho ng mga kababayan. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para sintilang may tinong lakas, CWIC. Ako ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa opening inauguration ng Clark International Airport, the Philippines now is open for business. Totoo ho yan. Nakita niyo ba yung airport sa Clark? Napakaganda ho. Parang state of the art. Yung Cebu, I think, maganda rin yung Cebu Airport, no? Eh, yan, kailangan ho yan eh. Eh, tingnan natin kung ano ang gagawin ng Department of Tourism dahil wala ko tayo marinig. Wala ko tayo marinig sa DOT. Pwede ho ma, magtalaga kayo ng spokesman. Eh, nakikita lang natin yung kalihim ng Department of Tourism sa mga seremonya lang eh. Pero parang sa action eh, lagi ho nakapostura eh. Pero sa action, ewan ko. Dapat ho siguro eh, mag-assign kayo ng pwedeng makausap po ng media. Eh sana ho, kahit kami ho'y maliit na himpilan lamang, eh makarating din ho sa amin ang impormasyon ni ho ba, Secretary Prasco. Eh wala. Tuwing nakikita ko sa TV, pumapalakpak eh. May inauguration, may seremonya. Di ba? Yung, compared to Berna Romulo. Di ba? Nakikita mo yung Berna Romulo, uma-action eh. Nakikita mo sa field eh. Tawagan mo, andaling tawagan eh. Kwento. Oh, talagang marami kang mapupulot eh. Ewan ko ngayon. Nako po, Department of Tourism. Noong ginagawa ninyo, puro kay ribbon cutting yata eh. Ah, hindi ko alam ha. Pero, eh, parang wala. Ay, nako. Eh, sana ho. Dahil yan ho, ang unang-una talagang dapat natin ibangon, yung turismo. Eh, dapat ho, mangunguna dyan eh, agresibo, masigasig. Di ba? So, pagaya niyan, yung sinasabi niya, no, dapat may ayuda, may tulong din ng DOT. Sinasabi ni Ronald Idol Domingo, open for business. Ayan ang Ilocos, napakaganda. Eto ang Bicol, napakaganda. So, urag ka man. Melvin Machado Manoy, nanon na Manoy. Manoy, ikinatuwa ni Jelchin's Chief Inspector Jerome Herrero o ay Sinaga City District Jail, male dormitory ang pagkakapasaan ng ordinansa nagbabawal sa pagpapalipad ng drone sa bisinidad ng BJMP compound. Ayon sa kanya, makakatulong ito sa pagpapalakas ng kanilang seguridad at makakapigil naman sa anumang tangkang pagpuslit ng illegal na droga sa pamamagitan ng drone gaya o mano ng ginagawa sa National Capital Region. Si City Councilor Lito Del Rosario ang sponsor ng ordinansa sa sanggunang panglusod ng Naga na ipinagbabawal ang pagpapalipad ng drone 100 meters ang distansya sa bisinidad ng BJMP. Ang mahuhuli ay pagmumultahin o pwedeng makulong. Mula sa Naga City, sa Biglansya. Alam mo Melvin, eh, yung drone na yan, medyo delikado rin yan. Lalo na sa mga kulungan. Pwede maging ano yan, delivery. Yo, alam mo oh, na, daw, diba? Oh, daw, Manoy, yun daw ang ginagawa atat, kaya mas pinaigting nila yung mga drone at nakikita yung activity sa load ng compound kasi na pwedeng i-zoom at makita ko na yung activity at pwedeng maobserbahan. Ay, sana magamit sa magandang paraan at hindi maging delivery ng kung ano mga kontrabando. Oo, oh, sana yung paggamit ng drone dapat maging responsable at hindi gamitin That's sa right. mga kalukuhan. That's right. Wala sa Naga City, sa Bicolandia, Melvin Machado. Nagulat sa impilang may todong lakas, DWIZ. Diyos mabalos, Melvin Machado, lungsod ng Naga, lalawigan ng Camarines Tour. Dako ho tayo, baba tayong konti. Dito tayo sa ating mga kabayan, dito baga sa Batanga. Ano ka nangyayari diyan? Kabayang Mar, Olete, ano ka? Yes, kabayan Dick, ito napakulimlim at mukhang babagsak na naman ng malakas na ulan dito sa lalawigan ng Batangas. Bagaman kahapon ay medyo makapal yung smog, no? Yung singaw galing sa bulkan, eh sa ngayon ay bahagya lamang itong ating nakikita kanina na smog mula dito sa bulkan o itong mga singaw na ito. At kayo ba hindi nadali ng karding? Hindi ba nadali Batangas ng karding?
Hindi gaano kabayan, pero may mga ilang lugar dito sa lalawigan ng Batangas, itong Kalaka, Kalatagan at ang Bulong Tanawan, ay kailangan ilikas nila yung ating mga kabayan doon sapagkat ang pinangambahan nga, itong pagtaas ng tubig dagat, mga baybay dagat to, at saka itong baybay lawa ng Taal, subok na ito na maraming kapag tumaas ang alon, sumasampa dito sa ilang mga kabayan, kaya minabuti ng lokal na pamahalaan na dalhin sa evacuation center. Pero kinabukasan, ay naibalik na muli itong ating mga kabayan dito nga sa kanilang tahanan, particular itong mga dinahang lugar, yung catch basin kabayan sa Kalatagan at Kalaka, Batangas. At may dagdag ko kabayan, sa ngayon ay ang nahuli kabayan dito nga sa Sacleyo, dito nga sa lawigan ng Batangas, ay sa kanilang simultaneous anti-criminality law enforcement operations sa Sacleyo, ay sa report ay umaabot ng nasa 1,100 na mga drug suspects ang nahuli ng mga otoridad sa buong lalawigan ng Batangas. At ito nga ay humigit kumulang nasa 160 gramo ng shabu at 81 gramo naman ng marijuana na may kabuang 1,000,000 at 134,000 ang halaga ng nakumpiska sa loob ng isang linggong operasyon. At bukod dito sa paghain naman ng Juarez Torres ng mga operatiba ng Batangas sa BBBO, 85 ang kabuang nahuli kabayan, 16 ang regional level at 10 naman ang provincial level at 18 naman sa municipal level, 40 naman ang huli dito sa mga iba pa na mga kaso. At nasa 110 naman ang arestado naman sa kampanya kontra nga dito sa nasabing illegal na droga. Kaya nasa 317 ang nahuling mga suspect kabayan dito sa lawigan ng Batangas. At ito ay bunga ng kampanya ng ating kapulisan sa pangunan nitong bagong talaga na provincial director, si Colonel Pedro Soliva. At yan ang ating report mula rito sa lawigan kabayan ng Batangas na pumapatak ng ulan. Marulete nagulat si Pilang May Todong Lakas, DWIC. Okay, maraming salamat, Marulete, sa iyong report. Oy, nais lang natin batiin ang isang magandang umaga. Ang masipag at kaibigan po nating Vice President ng Corporate Communications ng Philippine Airline. Ito hong si Ginoong Jose, I think this is Enrique, no? Jose Enrique L. Perez de Tagle. Ang Vice President po ng Corporate Communications ng Philippine Airline. Napakasipag at napakagaling po niyan. Magandang umaga ho sa mga taga... Corporate Communication ng Philippine Airlines. Siyempre si Cielo Villaluna nandiyan din. At saka si Ea Dumol. At ang buong pangasiwaan ng Philippine Airlines. Tama ba? Ganun pa rin ba ngayon? Yung hashtag nyo, your home in the sky? Eh, alam nyo, di ba sabi ko nga sa inyo, nakikikwento ko, pag sa Philippine Airlines, yung mga piloto, pag lumanding, papalakpakan yung mga pasayero, yung swabe. Ayan mo ang Philippine Airlines. Di ba? Magandang umaga ho sa mga taga-Philippine Airlines. At marami ko tayong kaibigan dyan. Air Asia, Cebu Pacific. Ayan, yan ang mga kaibigan natin dyan. At talaga namang maipagmamalaki natin ang mga piloto ng mga airline na yan. Yung mga malalaking airline na yan. Yung Ginoong Isla ng Air Asia. Diba? Si Mr. Gokong Wei ng Cebu Pacific. Diba? Maraming salamat sa servisyong inyong ginawa. Busy ho kasi mga tiga airline ngayon because of one, carding; two, the influx ng mga foreigners; three, ang dami po ng mga lumilipad papalabas ng ating ng Metro Manila. Kaya tayo ho'y dapat na ipagpugay ang mga airline na yan. Truly Filipino. Ika nga. Good morning ho, Mr. Josen De Tagle, ang Corporate Communications Vice President ng Philippine Airlines. At syempre, again, yung palagi po natin sinasabi, dito po sa ating bansa ay talagang, yung mga, nga pala, no, yung nasagataan na street sweeper, yung na-scam pa. Ewan ko kung saan humuhugot ng ano yun. Saan humuhugot ng lakas ng loob yung, di ba? Ang daming nagbigay, yung nasagasaan ba, sinagasaan na street sweeper? Hindi ba? Marami hong nag-donate. Here comes a fellow, babae po ha, babae. Iniscam yung pamilya. Nilimas lahat ng donasyon dun sa may sakit.
nananay. Dahil nga ho nasagasaan. Dahil ho sinagasaan. Yan ho ang ano eh. Diba? Dahil ang dami yung bata na nasagasaan. Ilang taon yun. Ingat ho tayo sa pagmamaneho. Oy, mag-ingat kayo dyan sa Quezon Avenue ha. Yung pasagasa scheme. Pagdating nyo ho dyan sa pagitan ng paglampas nyo ng Welcome Rotonda, papunta ko yun ng Quezon City. Lalo na ho dyan sa may bandang Banawe, Cordillera, Araneta. Meron ho dyan mga taong grasa, yung sagasa scheme, yung magpapasagasa. Hihintayin makalampas ang auto mo, kahit mabagal na mabagal ka, tatapikin yung pwet mo, pak! Into ka ngayon, kala mo na natali mo. Hindi ho. Style ho yun na bulok. Hindi ba? Style ho na bulok yun. Ngayon, subukan nyo dali sa ospital, hindi yung magpapadala. Bakit ho? May karanasan na ho isa nating kasamahan sa pamamahayag. Ito hong magbabiral ngayon, ang malas ng taong yon, parehong motorista ang kanyang nabiktima. O, ikaw na naman, sabi ka nun, dashcam, patapikin yung kotse mo, pakinto ka, akala mo, natagasahan mo. O, liga, dadaling kita. Hindi ho, hindi papayag yon. Ang gusto nun, pera. So, scam. Diba? Ang gusto nun, pera. Bigyan mo siya ng pera. Mag-iingat kayo, ha? Lalo na sa gabi. Yan sa Quezon Avenue. Mag-iingat ho kayo dyan. May mga nagkikwento nga sa akin. Hinahanap nila, hindi nila makita. May dala-dalang orange na bag yun. Para siyempre, pak! Medyo sasabog siguro. May prop siya. Sasabog yung laman ng mga bag niya kung ano-anong basura. Ha? Ang dami ho kasi dyan, eh. Pagkalampas yun na Welcome Rotonda, papunta kayong Quezon City, yung U-turn slot, malapit sa anong kali yun? Cordillera, Mayon ba yun? Oh, something like that. Minsan no, may mga nagluluto pa rin sa island eh. May kariton dyan, may nagluluto, may nagsasaing. Nandyan ho, nakakumpul-kumpul yan. Pero siguro, ngayon nag-viral, medyo wala, palamig. Ha? Nagpapalamig sila. Pero ingatan ho ninyo, yung pagmamaneho ninyo, lalo na ho sa gabi. And siguro, sa lahat ho ng bahagi, lahat ng sulok ho ng kapuluan, Metro Manila, lalawigan man yan. Eh alam nyo, ang Pilipino, eh, hindi ho nawawalan ng racket eh. Eh ikaw, akala mo, nasa kasaan mo, nasa agin mo. Eh pala, tinapik lang yung pit ng kotse mo, bag! Uy, sagasaan ko. Eh ba? Diba? Ano kung makakasagasa naman kung lampas ka na? Diba? Ewan ko, hindi ako nagagaling-galingan. Diba? And make sure na yung mga area na nabanggit natin, pagdating dyan, medyo kwidaw na ho kayo. Medyo alalay na ho yung pagmamaneho para hindi ho kayo mabiktima. Dahil talagang it will strike anytime eh. Lalo na ho ngayon, magdi-Disyembre, ayan na naman ho. Ang dami na naman ho nating nakikita ang mga nanlilimos. Wala ho tayong problema ron. Ha? Tayo ho'y nagbibigay. Pag nakikita natin, legit talaga yung humihingi ng tulong. Eh yun hong may mga karga-kargang bata na mahaba pa buhok ko, ganun kaliit na yung bata. Hindi ho lumalaki yun. Hindi ho lumalaki yung batang yun. Tapos yung damit nila pare-pareho. Hindi ba? O yung baraman, iisipin mo na legit. Common sense naman eh. Kaya mag-ingat ho tayo. Wala hong problema tumulong. Kailangan ho natin tumulong. Just make sure yung pupuntahan ng tulong natin, eh dun ho sa mga karapat-dapat. Pero kung ikaw iraracket ka lang, i-scam ka lang, eh medyo delikado. Oy, by the way, ha, malapit na ho ang ICTV. Nakita niyo yung plug namin. Ang tambayanan ho ninyo yan by November. Ha, by November, tatrabaho na ho tayo ng husto yan para maipapatok na ho yung ICTV. Alas 11 na ho ng umaga. Ako po si Vic de Leon Lima. Ayun, oh, morning schedule. Mami, i-plug mo nga yan, Allen. I-plug mo, ha. Susunod na ho. Yes, yes, show. With Attorney Ferdy Topacio and Talas Aldivar. I'll see you. Panalangin, ingat, panalangin, ingat. Bye. Servisong Lubos. Sa 8, 8-2.